Hello guys, yes, good evening everyone. So I'm back on vlogging. Pagpasensya na ninyo guys kung medyo malikot yung aking camera. At pagpasensya na rin ninyo itong aking pwesto. Kasi hindi pa kami nakakalipat sa likod sa kabilang bahay. So mag-alcohol muna tayo at magmukhang fresh. Meron ba may sakit na tumatawa? Actually, I decided to make this video to share my experience on having anxiety and a panic attack. So, nakikita naman ninyo yung ebidensya. Ewan ko kung mukhang pumayat ba ako. Or mukhang umano ako. Tumaba. Ewan ko. Kasi puro tulog ang ginagawa ko. Puro tulog. So, just like what I've said, I was diagnosed last October 12. I got a doctor's appointment online kasi dito sa Pilipinas yung ibang doctors nag-ano na sila, nagki-clinic na sila, pero yung iba ayos muna ako ng position guys, yung iba nagki-clinic na sila, yung iba naman online. So, ganito na lang yung position ko. Pagpasensya ninyo. Short story lang naman ito. Yeah, so, yun. October 12. Tinignan ako ng doktor. And then, my doctor prescribed medications so that para gumaling ang aking anxiety at ang aking panic attack. So, actually, matagal na pala itong anxiety ko. Kaya lang dati hindi ko siya masyadong pinapansin kasi siguro way back 90s pa o 20s pa nung na-experience ko siya. Na yung ninenervous ako, there was a time na may problema ka, tapos hindi ka makahinga, naninigas ka na parang naubusan ka ng oxygen. So, nadala pa ako ng hospital one time, pero that was I think 2000 siguro. Hindi ko na lang masyado matandaan yung day. So, pagdating ko sa hospital, niligyan lang nila ako ng oxygen. Tapos, ang itinuro sa akin ng mga nurses, ang gagamitin yung paper bag, yung brown, yun ang, dun ka hihinga, mag-inhale, exhale. So, yun ang nangyari. So, since then, hindi naman na naulit yon yung panic attack na yun. Panic attack na pala yun, long time ago. Until, eto nga, nandito na tayo sa 2022. Ngayon ko lang napansin, without any notice, bigla kang kakabahan. Nervousness ba tawag doon? Oo, tapos kakabahan ka without any reason, na parang nag-aalala ka kung ano mangyayari, parang may masama mangyayari, ganyan. So, akala ko, simple lang yun. So, hindi ko na siya pinansin. Until, nag-decide nga ako magpa-check up sa doktor. Tapos, yan, nung binigyan na ako ng medication, akala ko, ganun lang kadali. Hindi rin pala. Kasi once na nag-take, ito lang experience ko, once na nag-take ka ng antidepressant para ma-cure yung panic attack at anxiety mo, antidepressant din palang ginagamit siya. So, hindi pala ganun kadaling dalhin na yung pag uminom ka, akala mo simpleng tabletas lang, tas wala na. May mga mararamdaman ka rin pala. So, ang binigay sa akin ng doktor na medication ay Jobia. So, ito siya, papakita ko. Pwede naman siguro ipakita. Ito. Ito yung iniinom ko. So, ayan. Siguro nakatatlong pad na ako magmula nung October. So, yun. So, pag ininom mo siya, akala mo, yun lang. Simple lang. Pero, at first, parang medyo mainit siya sa tiyan. So, kailangan siya iti-take mo siya with food while you are having a dinner. So, dun mo siya iti-take kasi parang hindi dumapdi sa tiyan. Tapos, na-notice ko na nag-take na ako niyan. Pag ininom ko siya, siguro about 1 hour lang, I fell asleep. Matutulog ka na kaagad. Tapos,
from 6 p.m. hanggang umaga, hanggang afternoon, parang groggy ka. Yung parang nire-relax niya talaga yung mind mo na hindi ka na mag-iisip. Kahit nasubukan mong mag-isip o kung ano man ang gusto mong gawin, minsan hindi mo magawa kasi groggy. Alam niyo yung feeling ng groggy, yung parang kang lasing na hindi mo maintindihan. Parang antok na antok ka, drowsiness yata ang tawag nun. So yun ang naramdaman ko. So sabi ko nung una, madali lang. Pero habang tumatagal, umiiba kasi wala akong ginawa kundi matulog na matulog. Eh hindi naman ako sanay ng tulog kasi syempre may mga ginagawa ako. Ano, palagi akong, maaga ako nagigising sa umaga, may mga ginagawa din naman ako kahit papano. So since na nag-take ako niyan, hindi na ako makatulog, tulog na ako ng tulog. So sabi ko para mabigat sa katawan. So yun, tapos nagna-nightmare ka araw-araw, iba-iba, pero natatandaan mo yung mga panaginip mo. Yun lang naman ang na-experience ko dyan, kaya lang medyo maganda yung pagkain mo, magana kang kumain. Actually, ito pa isang nakakagulat. Actually, ako ay isang singer. I was a singer for how many years na? 31 years. So, since the pandemic, andito na lang kami syempre sa bahay, wala na kaming gig. Wala na kaming work. So, we do the online singing sa kung saan-saan dyan na mga apps. So, nung nag-take ako ng medication ko, hindi ako makakanta. Even isang sentence ng kanta, parang hindi ka makakanta. So, nag-stop na ako ng pagkanta ko siguro 1 month na. So, yun ang nangyayari sa akin. So, my third check-up will be on November 25. At saka isa pa na notice ko, talagang yan palang mga gamot na antidepressant na yan. I-relax ka niya. Sabi nga nila, yung mga problema mo makakalimutan, mamawala. Kunyari, tatlo yung problema mo, magiging isa na lang. Parang ganun. Kasi kahit anong mang pilit mong isipin yung problema, yung ano mo, wala. Ano talaga, parang relax na relax ka, parang nakalutang, ganun yung feeling. So, sana, makaganda. And hopefully, mabago yung pakiramdam ko in a few months kasi mag-check up ulit ako ngayong November 25. So, yun lang guys. I-share ko lang sa inyo yung aking experience sa aking medication. So, hopefully, mabago ang pakiramdam ko. Pero, nawala na yung palpitation kasi minsan makakaramdam ka ng nagpa-palpitate ka, kinakabahan ka, nervous na without any reason. So, yun lang naman na naramdaman ko. So, sabi ko, sige, maggamot na nga ako. Kasi maraming version pala. Hindi naman lahat ng umiinom actually ng antidepressant is, sinasabi nga nila, may tililing ka, di ba? No, hindi. Kasi, importante rin sa atin yung mental health natin. So, yun lang. Ang akin lang, gusto ko lang makabalik ulit sa regular na ginagawa ko at hindi ka tulog ng tulog. Yun. Para maging maganda naman yung tingnan nyo, naghahang ako. Alam niyo, ibig sabihin na naghahang, parang naglo-loading ka. Yung may sasabihin ka, nagiging slow ka. At saka hindi lang yan. Nung una, parang natakot ako. Sabi ko, nakakatakot naman pala to, sakit na to. Pero nalaman ko, marami din pala mga celebrities yung may ganito. Hindi lang pala ako. So, hindi ka masasad. Kasi siyempre, pag nalaman mo, napapanood mo din, na ay si ganun pala may ganyan, ay si ganito pala may ganun. So pare-pares pala kami ng pinagdadaanan. So yun ang nangyari sa akin ngayon. So hopefully by Christmas maging okay na kami, okay na ako, makabalik na ako sa dati kong ginagawa at trabaho. At saka isa pa syempre yung supportive yung family mo pagka may ganyan ka. Ngayon nanonotice nga ng family ko, bakit kasi tita tulog ng tulog? Because I keep on sleeping all the time. Imagine that ang ng medication ko is from 6 p.m. until tomorrow morning, tomorrow afternoon. So almost 20 hours. Almost 20 hours ka matutulog. Ang ginagawa ko lang, pag medyo kaya ko, pinipilit ko tumatayo ako. Pinipilit kong gumalaw, pero sabi nga ng pamangkin ko, kailangan daw ng exercise. Kailangan daw 'yan ng exercise kasi prone daw ang mga umiinom daw ng antidepressant
ay prone daw sa heart attack. So, nakakatakot, diba? So, kailangan daw pala nag-exercise. So, actually, siguro bukas, susubukan ko na ulit mag-exercise. Kahit na walking lang. Yan. So, i-share ko lang ito. Wala na tong connection dun sa aking sakit. Ito regalo ng pamangkin ko. Galing na New Zealand. Yeah, bag. Another bag. At saka, tabang nyo. Ayan. At saka, ano ba tawag dito? Ayan. Meron tayong yan. Meron din tayong lipstick. O pagkakumanta na tayo ulit. Diba? So, pagpasensyaan na nyo guys. Medyo hinihingal ako. Actually, nag-vlog ako ulit. Kasi syempre, parang may nagagawa naman ako. Kasi hindi na nga ako makakanta. Hindi pa ako makakanta sa ngayon. Ayan. So, ano pa ba yung binigay sa akin yung pamangkin ko? Ito. I'm gonna show you. Ito. Tama ba? Ayan. So, magbe-beauty secret din tayo ng kaunti para hindi tayo haggard. So, actually, yan lang naman. So, anyway, medyo pinahaba ko lang itong vlog na ito. I hope. Thank you to all my new subscriber. Kahit na beginner pa lang ako, nakita ko everyday pagka nag-vlog ako, nakikita ko may nagsusubscribe. So, thank you very much guys. Thank you to all my subscribers anywhere in the world. At least napapanood pala tayo, diba? So, I just wanted to share my experience dun sa aking karamdaman. So, hopefully, gumaling-galing din tayo bago magpasko. So, anyway, guys, lalabas ako. Papakita ko yung mga kasambahay. Teka. Bago ako makatulog, kasi ininom ko na yung aking medication. So, after an hour, makakatulog na ako niyan hanggang bukas. So, I will do my best na makapag-live, makapag-vlog everyday. So, labas tayo. Sino yun? Tinatak ko lang ni Begel. O, yan. Isasali kita dyan. Yan. Sino to? Diyan ka matutulog mo? Hindi. Ah. Saan? Sa labas? Hindi na lang ako matulog sa labas. Bakit? Kasali kayo sa vlog ko, lo. Ano yung pinakamaganda yan? Bakit tumatahol si Begel? Pinakawalan ko na. Ala, baka ihian niya yung ano, mon. Hindi yung mag-ihian. Kasama naman niya sa kwarto. Uy, huwag mo isasama, di wala nang tatahol. Dito naman isasama sa kwarto. Oh, walang tatahol, kailangan may tatahol. Nililibot ako. Ay, ayaw ng mama. Balik na lang tayo sa room. Kasi si mother camera siya eh. Sa pagpasensyahan ninyo itong room. Maghahanap tayo ng makakain. Yes. Meron tayong dried mango. Meron tayong mga chocolates. Pero pag-iinom ko pala ng gamot eh, medyo ano na. Kasi minsan yung mga iniinom nating gamot, may mga ano yan, yung bawal. Hindi naman bawal actually. Maalam ba tawag mo? Contraindication, may mga ganyan. So, medyo kailangan nating pag uminom ka, kailangan maghintay ka muna ng 30 minutes o 1 hour bago ka uminom ng iba. So, ayan o. Oh, ito ang aking medication kit. Ba tawag niya? So, yan. Yung aking gamot. Para akong may pharmacy. Meron ako yan. Para akong nagpo-commercial. Meron din akong gamot sa goiter. Meron din tayong eto. Para sa sikmura. At meron din tayong pangkat ng gamot. Yes, so yan. Ito, para akong pharmacy dito eh. Pag merong ubo, tinsipon, masakit sa ulo, nilalagnat,
So nagtatanong sila sa akin. So ito ang ano ko, lagayan ko siya ng gamot. Nga pala, yung aking ano, papakita ko. Pasensya na ninyo guys kung magulo. Yung aking mga singing parapernalias. Ayan siya. Kita nyo ba? Ayan. Bagong bili ko pa naman yung microphone na dynamic na yan. Tsaka meron akong V8. Yung ano yan? Sound card ang tawag. Ayan, mga stand. Pagpasensya na ninyo. Ang gulo, no? Ang gulo. Ang gulo. Kasi lilipat pa lang kami sa kabila. So, yung mga bags ko, malayat ako, mga et cetera, mga chichirya, oh. Ang gulo, pagpasensya na ninyo guys ang aking room. So, anyway, thank you for watching. See you again on my next vlog. Thank you guys to all my subscribers. Yeah, medyo maganda na ngiti natin, hindi na tayo maputla kasi tulog tayo ng tulog. Bye! Thank you!